Dito sa Pilipinas, meron din mga pangyayaring related sa ganyan. Yung pagiging observant. At isa na, yung ating national scientist na si Dr. Ramon Barba. So, inspirational story din ito, gusto kong i-share sa inyo. Siya po yung scientist na inventor ng mango flower inducer. So, dito, ginamit din niya as fertilizer yung potassium nitrate. So, nitrate na naman ito. So, ito po yung sinusubaybayan ng DENR na pag bumili ka at itin-transport mo, required ka na meron kang escort na mga sundalo o constabulary. Kasi baka ma-intercept ng mga NPA at gawing bomba. So, yun po yung kapakanan ng tao ang iniisip nila. Kaya ito'y restricted yung potassium nitrate dahil nga sa pagiging pampasabog niya aside from being a fertilizer. So, dito po sa experiment na ginawa ni Dr. Ramon Barba, meron siyang experiment na hindi related sa mango flower induction. So, dito, ginawa niya ganong kalayo ang potassium nitrate na ilalagay ko para mapakinabangan ang mangga. So, isang ektarya mga mangga yon, nilagyan nila ng iba't ibang layo. So, merong isang trial, kasi tatlong replication niya normally sa isang ano, sa isang variant. Halimbawa, 3% potassium nitrate para sa 10 mango na to na magkakalayo, hindi magkakatabi. So, variant yon. Merong isang trial na yung potassium nitrate na papuesto dun sa nakahilig na sanga ng mangga. So, kung puputulin niya yun, malaki ang effect dun sa experiment niya kasi nawala ng, kumbaga, sa tao, nawala ng kamay. So, may effect yun sa fertilization. So, ginawa niya, binuhos niya na lang dun sa sanga na yun. After 1 week, nagulat siya. 3% na potassium nitrate nag-induce ng flowering dun sa area na yun na binuhusan niya ng fertilizer. So, dahil meron siyang record at observant siya, gumawa siya ng separate experiment. Pero syempre, hindi niya pinabayaan yung experiment ng mango plantation. Dito nagsimula ang mango flower fertilization. So, ginawa niya itong mas efficient, hinaluan niya ng iba't ibang chemicals tulad ng gibberellic acid. So, instantly, wala pang isang taon, ang Philippines nag-e-export ng mangga. For the first time, maraming nakikinabang ng export natin. Mango from the Philippines, yung mga pico, yung mga iba't iba pang variety. Yung mga Russian mango, ispray mo lang yan. Magbubulaklak yan after 1 week. Pero pinakita rin niya sa mga farmers, binigay niya tong royalty na to as libre sa mga farmers. So pinapatent niya to, hindi siya kumuha ng royalty. Yan ang Pinoy scientist. So, para magbulaklak ang mangga, kailangan yung pinakadulo niya ng dahon niya, ang tawag meristem, yung sibol. So, dapat ang diameter ng sibol niya, sinlaki na ng hinliliit natin. Tapos, pag in-spray mo yung potassium nitrate na 3% na may konting patak ng gibberellic acid pang pa-induce, kailangan i-spray ito ng pinong-pino ng dahon ng mangga. Yun na mapasok. Pag nakapasok siya yun, in a time, mag-i-induce ng flowering. So, sinubukan niya yung mga iba pang prutas na i-induce din. Pero may mga variety na kahit anong proportion, kahit na anong concentration, hindi siya na-induce. Halimbawa, yung Indian mango. Total 3 times a year nagbubunga yan o twice a year nagbubunga. So hindi na kailangan i-induce. Pero ito, hindi na i-induce yung flowering. Yan po si Dr. Ramon Barba. Isa pong matalinong scientist at very observant at nagre-record siya ng kanyang mga data. Sinubukan po natin yan sa
Iba, Sambales, at San Nueva Ecija. So, tuwan-tuwa po yung mga technician ng isang plantation o mga plantation sa Sambales at Nueva Ecija na kaya palang gawin ito at madagdagan yung kita nila. Yung sinasabi nila na masisira daw yung mangga, hindi po totoo yun kasi itong potassium nitrate para itong vitamins. So subukan nyo, 3% na potassium nitrate, ilagay nyo lang sa trigger sprayer. I-spray nyo sa orchids, mamumulaklak yung orchids nyo, parang magic. Pero the fact, it is science and technology na nagmula sa inventor na Pilipino na may pangalang Ramon Barba. So, siya po ang isa sa pinakamayaman dito sa Los Baños. Scientist po natin yan sa UP Los Baños.